years na ba kayo? 1 year in 2 months kay One Opti. Ano po na ginagawa ito? Ayun, tumigil ng konting panahon pero ngayon nagtutuloy-tuloy ulit. Ano po? Paano ko po ba sinimulan si One Opti? Ayun, start po tayo kung paano ko sinimulan si One Opti. Sinimulan ko po ito. Una, inaalok ako ng aking upline. Yung nangulit sa akin na tao, Sir Aris Andrade. Ano po? Inalok niya ako, hindi ako naniwala. Kasi bakit? Ayokong gawin. Dahil nga po, may mga negosyo po kami ng asawa ko. May tricycle ako. Mas gusto ko mag-tricycle eh. Diba? Kasi sigurado na yung kita ko sa hapon. Ano po? Nung panahon naman na nag-pandemic, ako po ay na-high blood na talagang unti ka nang mamatay. Ano po? Ayun, ako po yung nagdasal ng taimtim. Sabi ko, Lord, huwag niyo po muna akong kuhain. Kasi bakit? Ang anak ko po ay 5. Pag ako'y kinuha po ni Lord, batang-bata pa ng asawa ko, ang mga anak ko, kaliliitan pa, baka mamaya, saan sana mapunta. Ano po? Ayun, time. Kasi yun po ay time talaga, kainitan ng COVID kasagsagan. Ayun, nung pagpunta ko sa bahay, dasal ako ng dasal. Ngayon, pagdating ko sa bahay, binuksan ko yung computer ko. Ang nakita ko si Sir Aris. Nakaturo na ganyan. Nagbebenta ng One Opti doon sa kanyang customer. Ano po? Nakita ko yung customer niya, nagpapalpitin din ang puso, saka high blood. Kaya ayun, yung time na yun, tinanong ko si Sir Aris. Sabi ko, pare, pwede ba sa akin yan? Kaya naman kami, dinala niya yung opinyo sa akin, binuksan, pinainom, 2 cup. Alam niyo po talaga, napaka-himala. Kasi in 10 minutes, nag-relax po talaga yung pakiramdam ko na akala ko mamamatay ako. Kasi yun talaga, yung palpitin ng puso ko, hindi lang basta tibok-tibok. Talagang napakasakit. Ano po? Ayun, siguro, sabi nga ni Sir Aris, may bulong daw. Pero napaka-power po talaga, napaka-amazing ni Opti. Ano po? Yun. Doon po nag-start yung negosyo sa pag-inom-inom ko. Ngayon, nabalitaan ng mga kapitbahay ko na yun yung nakapagpaayos ng pakiramdam ko. Ano po? Yung mga magiinom na matatanda sa kapitbahay ko, may nagpapalpitit ang puso at na-high blood, doon nagsimula. Pumunta sa akin, tinanong, Sir, ano ba yung, sabi niya sa akin, Marlon, ano ba yung ininom mo? Pinakita ko si One Opti, sabi ko, ito po. Sabi niya sa akin, pwede ba ako makabili yan kasi nagpapalpitit ang puso ko. Sabi ko, ito yung iniwan lang sa akin ni Sir Aris, 2 buwan. Opo, alam niyo po, yung nagpapalpitate na pusong yun, kinabukasan, ang ganda ng feedback sa akin. Ano po, kasi yung pakiramdam niya, gumanda rin. Ngayon, isinir niya rin sa mga kainuman niya, na high blood din. Ngayon, bumibili sa akin eh, hindi pa ako member. Ano po, sabi ko ba, para mukhang maganda nga yata, ano po. Ayun, dun ko po sinimulang kontakin yung upline ko. Tapos ako, pinapahiram-hiram lang niya ng bote. Nilalagay ko sa tindahan ko. 5 bote, nauubos po yun 2 araw. Kasi binibili ng mga kapitbahay ko. Ayun, doon po nagsimula. Sabi ko talagang parang maganda. Nag-member ako. Nagtanong ako sa kanya. Ano po? Doon. Nag-member ako yung isang package, naubos ko. 2 araw. Ayun, tapos naubos ko yung isang package, pinaganda ka ulit ako ng upline ko. Hanggang mapuno ko yung 7 heads. Nung time na yon, bumibenta ako ng 30 bottle 1 araw kaming mag-asawa. Ano po? Kung 200 lang ang per bottle ng Opti juice, kung 30 bote na bibenta ko, ibig sabihin, meron akong 4,500 isang araw plus 10 kape. Ano po? Kasi nung time na yon, kami talaga yung nauna doon sa bayan namin, sa Gumaka. Dito sa Gumaka. Ano po? Ay ngayon, nandito ako sa Taguig nga pala. Taguig Med. Mega Center. Ano po? Yan. Doon nagsimula si Opti. Paano ko ba naabot yung pagiging movers? Ano? Sa loob ng 1 taon at 2 buwan, ngayon po, kumikita na ako ng ulang-ulang 700,000. Ano po? Malapit na rin po. Sana maabot ko hanggang December yung M Club. Ano po? Isang tricycle driver, ngayon, hinahataw naniwala kay Opti. Ano po? Yan. Paano ko ba sinimulan yung negosyo? Siyempre, nag-attend na din ako ng mga training. Training, gabi-gabi, na ganito rin. Zoom. Ano po? Nung time na yon,
Nagsisimula kami alas 8, alas 9, inaabot pa pag sakay Sir Hans sa ating Pinulong Dragon, ating training director, hanggang alas 11, alas 12. Ano po, yung training na yun. Ngayon po, mas maagap na. Ano, kaya kung gusto niyo talagang gawin yung negosyo, training muna ito talaga. Training, training, training. Masterin niyo po yung basic. Ayan. Yun din po, doon ko nalaman na kailangan pala baguhin mo yung mindset mo. Ano po? Mindset. Ayan. Mindset plus skill set equals success. Ano po? Ayan. Ang mindset po natin, samahan mo ng skills equals success. Bakit po? Kasi kung ikaw na mindset ngayon, dati, ng mga maling paniniwala, kailangan baguhin mo na. Kasi bakit? Ano ba yung napapaloob sa mindset mo? Yung mga belief system mo. Yung mga paniniwala mo na unang-una naniniwala ka na masama ang pera. Di po ba? Paano ka yayaman kung iniisip mo na ang pera ay masama? Di po ba? Maraming taong ganoon. Marami akong alam ng negosyo na ang sabi nila, hindi nila kailangan ng pera. Ano po? Yun, hindi ako naniniwala doon. Kasi bakit? Kung hindi mo kailangan ng pera, bakit nagtatrabaho ka? Tama po ba? Yun, na mindset din tayo, yung mga paniniwala, sinaulang paniniwala. Ano po? Sinaulang paniniwala, gaya ng, halimbawa, may nakita tayo sa loob ng bahay mo na paru-paro. Ano ba yung paniniwalang yun? Karaniwan sabi ay, parang dinadalaw ako nung ano ah, nung kamag-anak kong namatay, di ba? Baka yan ay si ano, si tatay yung namatay, di ba? Tatay, bantayan mo po kami. Alam niyo po ba yung mga paniniwala na yan kung saan ang galing? Ano po, bakit tayo naniniwala sa mga kasabihan, mga sabi-sabi ng mga matatanda na sinaula? Ano po, sabi nga eh, sabi-sabi ng mga matatandang bulaan. Ano po? Ngayon, alam mo na, sinabi na nga, nasabi-sabi na matatandang bulaan, pinaniwalaan mo pa. Di po ba? Ngayon, ito, isang halimbawa. Di ba? Pag nakasalubong ka ng pusang itim, eh, Diyos ko, baka mapahamak ako, di ba? Parang ganun yung iniisip natin. Paano ngayon kung may pain ka? Nakasalubong ka ng pusang itim, hindi ka natutuloy? Di po ba? Una, tanungin mo sarili mo, kanino ba nanggaling yung paniniwala na yan? Kanino nanggaling yung kasabihan na yan? Di po ba? Hindi mo alam. Sinabi rin lang, nakinig mo rin lang sa mga ninuno mo, sa mga kapitbahay mo, di ba? Ang tanong, yung kasabihan na yan, saan po ba nanggaling? Ngayon, di mo alam. So, di mo pala alam eh, di ba? Sabi-sabi lang, huwag nyo ng paniwalaan. Tama po ba? Yun. Ngayon, dahil po kayo na kay Opti, dito sa negosyong to, ito yung punong-puno ng rejection. Ano po? Punong-puno ng rejection. Ngayon, pag na-reject ka at nag-negative ka, aayaw ka na. Ano? Kasi bakit? Eh, puro rejection naman pala dyan eh. Puro ano eh, sabi ng coach ko, sabi ng upline ko, madali lang ito. Hirap-hirap naman pala. Di ba? Apat na yung inalo ko, wala pa nagpipay in. Ano po? Ngayon, punong-puno na ng toxic yung utak mo. Anong dapat mong gawin? Dapat mag-recharge ka. Ang tawag dyan sa computer, tanggalin mo yung virus. Kailangan mo ng antivirus. Ano ba yung antivirus? Umatin ka ng training. Umatin ka ng training. Makisalumuha ka sa mga kapwa mo Optimian na punong-puno ng motivation. Ano po? Tanggalin mo yung mga virus sa isipan mo. Ang antivirus po natin dito, atin po tayo ng training. Halimbawa, sa Mega Center, may training doon. Atin po tayo. Bugbugin natin sa training ang sarili natin, ang isipan natin, para yung mga negativity mo mawala at mapuno ulit tayo ng kaalaman. Ano po? Kailangan po natin training, training, training at training. Ngayon, pag puro OBP ka naman,
Halimbawa, power na power ka ngayon. OBP. Punta ka, OBP. Ano po? Wala ka nang ginawa kundi mag-OBP na lang na mag-OBP. Hindi ka na umaattend ng training. Hindi ka pumayag ilang linggo. Puro OBP ginagawa mo. Nakalimutan mo na mag-training. Ngayon, mababurnout ka. Aayaw ka. Anong kailangan mong gawin? Punta ka ng mega center. Pag alam mong may nagpapatraining doon, andun, nag-uon doon si Sir Aris. Punta ka po. Bugbugin mo sa training yung sarili mo. Yan. Sir Aris. Ingay, Sir Aris. Ano po? May dumaan pusa kasi pasisa po may dumaan pusa. Kaya nawala ako. Yan. Balik po tayo. Pag pinagsama mo yung mindset mo at skill set mo, sigurado, success ang kauwiin mo niyan. Ano po, baguhin mo yung mga mindset, mga maling paniniwala. Ano po, lalo na kung madrama ka. Ngayon, kung ikaw isang optim yan, may time ka pa na manood ng TV, ng mga teleserye, ng mga balita na nakakapagpagulo sa isipan natin. Ano po? May time ka pa na manood ng TV, teleserye na puro kadramahan. Kaya naman tayo, ang buhay, puro drama-drama na rin. Ano po? Ang tanong, sa kakadrama-drama mo ba? Halimbawa, may nangyari. Kung halimbawa, kung dalaga ka o binata, di ba? Nag-break kayo ng shota mo. Nag-break kayo ng girlfriend mo, ng boyfriend mo. Isang buwan na hindi ka pa makabubod, puro drama yung pinagagagawa mo. Ang tanong, yung kadramahan mo ba, pwede mong ibayad sa bill mo sa kuryente? Pwede ba bang ibayad yung kadramahan mo sa bill mo sa Meralco? Hindi naman pala, di po ba? Hindi pala. So bakit magiging madrama ka pa, di ba? Eh kung pwede naman, kinabukasan, pwede kang lumigaya, di ba? Nag-break kayo ng boyfriend mo, nag-break kayo ng girlfriend mo, paltan mo. Para bukas, masaya ka na, di ba? Move on lang. Move on lang po. Laging move on. Na-reject ka, move on. Di ba? Hindi porke na-reject ka, puro negative yung napuntahan mong barangay, kasi ang napasok mo pala, puro sinergiya, di ba? Wow, sino po ba ang mga taga-sinergiya dito? Sorry, bumanggit na. Ayun, halimbawa, napasok ka doon sa isang barangay. Ngayon, ikaw doon, isang optim yan, di ba? Hindi po yun yung katapusan. Ang dami-dami pang barangay. Hindi lang yan dyan sa barangay mo, ang negosyo na to. Hindi lang sa bayan mo, hindi lang sa lalawigan mo, hindi lang buong Pilipinas, ito po ay international. Kaya ang company natin po ay One Opti Lifestyle International OPC kasi po tayo po ay worldwide. Ano po? International company po. Kaya ngayon, kung may kakilala kayo abroad, Dubai, sa Dubai po, malapit na magbukas ang mega center natin doon. Simulan nyo na po magtanim. Di po ba? Canada, dami dyan. Yan, may mga downline ako dyan. Ano po? Hello? Saka po sa ano? Sa Dubai, yan. Medyo nagpapadami na yung mga ano ko dyan, mga team ko doon. Ano po? Kasi po, bakit? Pagdating ng 10 taon, 15 years, napuno na ng optimian sa Pilipinas. Saan tayo babakbak? Babakbak po tayo abroad. Kaya ngayon pa lang, kung may kakilala kayo doon, alokin nyo na. Kasi bakit po? Pag napuno po optimian sa Pilipinas, lalabas tayo abroad. Doon tayo magtutok. Doon tayo magpaparami. Ano po? Yan. Hindi ako makapaniwala na isang kagaya ko, na tricycle driver, ang tagal ko nag-tricycle eh. Ilang years. Di po ba? Ilang taong kong ginawa yung pagiging tricycle driver ko, pagiging empleyado ko, naging security guard ako. Yung pagiging security guard ko, akala ko hanggang doon na lang ako. Ano po? Naging collector ako. Yung pala, kaya ko palang maging supervisor. Kaya ko rin palang maging manager. Ano po? Yung pala, nasa mindset lang po talaga natin. Akala ko na ang isang kagaya ko hindi pwedeng maging manager. Pwede po pala. Ano po? At pwede pala na ang isang tricycle driver ay humawak ng isang malaking grupo. Kasi bakit?
Ang downlines ko po ngayon ay nasa 1,200 na. Ano po ang nasa ibaba ko? Isang tricycle driver, kung hindi ko binago yung sarili ko at hindi ako nag-talk, hindi ako nag-aral na magsalita sa harapan, sigurado, tunaw yung mga downline ko. Tunaw ang grupo ko. Di po ba? Isang tricycle driver nagsasalita ngayon sa harapan nyo. Pwede pala na ang isang tricycle driver eh maging ganito, maging isang coach. Di po ba? Akala ko tamang hintay na lang ako ng pasahero dun sa kanto, sa pilahan namin. Kami ni Sararis, di ba? Pwede pala. Kaya ko pala. Buti na lang naniwala ako kay Sir Aris. Ano po? Ayun, isang tricycle driver ngayon, hindi na pasahero, iniintay ko. Anong iniintay ko? Iniintay ko po na mailabas yung four wheels ko. Kaya po kami nandito ngayon sa Taguig. Sana, hopefully this month, bago matapos ang October, may labas yung sasakyan namin ni Sir Aris para makahataw kami ng mas maalwan. Kasi nakamotor lang po kami, ang ginagamit ko yung Inmax ko na sa tulong din ng mga upline dito kay One Opti, yun, nabili po namin. Ano po, yun po yung ginagamit ko pang hataw, saan-saan. Buong Quezon, Laguna, Batangas. Ngayon sa Batangas, may team na rin po kami. Ano po, sana malabas ngayong ano to, ngayong October katapusan. Ano po, yung sasakyan ko at pag nailabas ko yan, ipopost ko yan dyan sa GC ng Dragon. Ano po, excited na ako, isang tricycle driver magkakaroon ng sasakyan. Isang tricycle driver papasok ng M-Club. Di po ba? Kung ako tricycle driver, kayo na mas mataas, mas hinahangaan sa larangan ng inyong trabaho, ng inyong negosyo, di ba? Lalo na yung mga professional, ma'am, sir, mas kaya nyo. Kasi ako, tricycle driver, nagagawa ko, di ba? Kayo po kaya na mas may authority. Ngayon, kung sa paghataw mo, hataw ka ng hataw. Hataw ka ng hataw, napagod ka. Pwede ka magpahinga. Di ba? Pwede ka magpahinga. Kahit utay-utay gawin mo, huwag ka lang titigil. Kasi bakit? Kung tuloy-tuloy ka yung resulta, doon din sa huli, sa ano, doon din sa finish line tayo magkikita-kita. Isipin nyo, isang taon at dalawang buwan ko ginagawa si Opti. Di ba? Kumikita na ako ng 700,000. Kulang-kulang 700,000, di po ba? Ngayon, ang downlines ko, 1,200 na. Laging naisip ko, sabi ko nga, magkaroon lang tayo ng vision sa ginagawa natin. Vision, isipin nyo na yung tatlong taon na ginagawa mo itong negosyo na to. Di ba, may 1,000 to ka ngayon. Ibig sabihin, kung gawin ko ito na isang taon, hindi na 1,000 to yung papasok sa account ko. Madudubli na yan. Kasi bakit? Dubli-dubli na yung mga leader sa ilalim ng network ko. Tama po ba? Itong negosyo na to, para lang po sa kalaman ng lahat, hindi lang po ito recruit. Hindi lang po ito tungkol sa recruit-recruit. Mas malalim po ang negosyo na to. Ang networking, hindi lang po recruit-recruit. Yan po lagi nyo iisipin. Kasi bakit? Kung recruit-recruit ka, kung 10 taon na nagre-recruit ka pa rin, sigurado, hindi sasabog ang cheque mo. Mag-duplicate po tayo ng mga tao sa ibaba natin. Ano po? I-duplicate natin. Kung alam natin, na yung isang tao na nakuha mo, may, ang tawag dito, potential leader. Tutukan natin. Tutukan natin siya hanggang sa maduplicate sila. Hanggang lahat, pati yung downline niya, maduplicate din niya. Para may makatulong tayo sa ilalim natin. Hindi tayo mapagod. Kasi pag tayo nang tayo, 5 taon na tayo pa rin yung nagre-recruit para sa network natin, wala. Marami kang member, marami kang downline. Pero downline lang yan. Wala ka na buong leader. Anong kailangan mo? Kailangan mo makabuo ng network of leaders. Ano yung network of leaders? Network of leaders, kailangan mong bumuo ng grupo ng mga leader. Paano mabubuo yung leader na yan? Kailangan maging leader ka. Paano ka magiging leader? Siyempre, dapat nagtuturo ka. Ang tanong, nagtuturo ka ba?
Di po ba? Paano ka magtuturo? Siyempre, dapat mag-aral ka. Paano ka mag-aaral? Mag-training ka. Di po ba? Kung kinukulit ka ni upline mo, na downline, may training tayo ngayong gabi sa Zoom. Diba? Pasalamat ka kasi bakit kinukulit ka ni upline? Ibig sabihin, meron kang potential. May nakikita sa'yo si upline na pwede kang maging leader. Diba? Pasalamat po tayo sa mga upline na makukulit na lagi tayong tinutulak para mag-training. Diba? Kasi bakit? Para sa atin din po yan. Lagi nyo pong tatandaan ang negosyo na to, hindi po ito negosyo ni upline. Hindi po yan negosyo ng ating pinunong dragon, negosyo po natin itong lahat. Kaya kung ikaw sumali dito kay Opti at hindi mo gagawin, mag-isip-isip po kayo. Sigurado ko, pag hindi nyo ginawa mag-training, hindi nyo ginawa mag-aral, hindi nyo ginawa magturo, hindi kayo lalago. Kasi bakit? Hindi ka makakilos mag-isa, kailangan aantayin mo pa si upline para mag-talk, di ba? E paano kung si upline, halimbawa ikaw nasa Batangas, paano kung si upline, ang dami, kailangan din sa Quezon, di ba? Ang layo-layo mo, Batangas, pupuntahan ka pa ni upline. Paano ka lalago? Halimbawa ngayon, gusto na magpatok nung gusto mag-member. Hindi mo na to kasi hindi ka marunong, hindi ka nagtitraining. Eh natok nung kabilang ano, networking company, dun sumali. Kumusta? Di ba? Lagi nyo pong tatandaan ang negosyong ito, negosyo po ninyo ito. Hindi ito negosyo ni upline, hindi negosyo ni downline. Hindi si upline ang magpapayaman sa inyo, kundi sarili nyo. Unang-una, pinasok nyo ito, di ba? Hindi nyo alam kung paano sisimulan. Andyan po si upline para i-guide kayo, para i-coach kayo, para turuan kayo. Yun lang po yung aking ginagawa. Sumusunod lang po ako sa upline po. Kahit ako nagtuturo, pag ako may nakinig na iba, mga speaker, nakaalaman, lalo na sa upline ko, may yes upline po ako. Kaya kailangan po, kayo, kung kayo, mga wala pang downline ngayon, wala pa kayo nabubuong grupo, balang araw, magiging upline ka rin. Kaya dapat, may yes upline po tayo. Kasi doon mo mararamdaman eh. Yung downline mo, pag hindi rin sumusunod sa'yo, mararamdaman mo. Kung wala kang yes upline, mararamdaman mo yung ginagawa mo sa upline mo. Hindi po ba? Mahalin nyo yung upline nyo, mahalin nyo yung tao na nagpasali at nagpakilala sa inyo kay Opti. Balang araw, mga ilang taon pa, kung may resulta na kayo, balikan nyo yung apply nyo. Sabihin nyo, direct nyo, gaya niya, Sir Aris. Sir Aris, I love you. Mahal na mahal kita. Kasi bakit? Binago mo. Binago mo unang-una yung isipan ko. Binago mo yung mga paniniwala ko na dati. Akala ko, pagka nakaporma ako, nakabili akong mahal na damit, nakabili akong pantalon, akala ko, pugi-pugi ko na, di ba? Eh, wala naman laman yung bulsa. Di ba? Yun po yun. Upline, I love you. Ganun man lang, di ba? Maanohan mo man lang, makasalubong mo. O hindi yung upline, pinakilala na nga sa'yo ni upline. Ngayon, kumikita ka, akala mo, mas magaling ka kay upline. Parang sinusupla-supladuhan mo na, di ba? O ganun. Matuto po tayong magpakumbaba. Lagi po tayong matutong magpakumbaba. Lalo kang iaangat ng ating Panginoon kung lagi ka pong nagpapakumbaba. Tama po ba? Parang wala, parang mga tulog na. Type 1 naman po kung mga gising pa kayo. Type 1 lang oh. Sino kaya? Sino kaya mga gising pa? Yun, may nag-type na si Ma'am Melanie. Yun, pag wala nagka-type, hindi ko natutuloy ito. Yun. Bakit si One Opti? Bakit si One Opti? Bakit hindi pwede namang ibang opportunity, di ba? Marami namang yumayaman sa ibang larangan, di ba? Pwede ako mag-branch ng Jollibee, pwede ka mag-branch ng McDonald's, di ba? Yayaman tayo kasi maraming yumayaman doon. Ang tanong, kaya mo ba? Di ba?
pwede naman tayo maging magsasaka yung ano, may-ari ng lupain. Halimbawa, mga 20 hektarya, puro niyugan. Sa 1,000 ano, kabuo, kikita ka ng 10,000. Eh yung 20 hektarya, umuhukas yan ng ano, nasa 30,000 kada 2 buwan. Magkano yan? Di ba? Kung ang 1,000, meron kang 10,000, 30,000, ibig sabihin may 300,000 tayo, di ba? 30,000 kabuo. Tama po ba? Ewan basta. Yun, di po ba? Yayaman. Kaya lang ang tanong, kaya mo bang bumili ng 20 hektarya? Di po ba? Pwede namang manager na ano, yung vice president ng company o kaya president ng company, ang tanong, pwede ka ba? Pwedeng artista. Ang tanong, kamukha mo ba si Coco Martin? Kamukha mo ba si Bea Alonso? May talent ka ba? Bakit si One Opti? Eh pwede naman tayong maging doktor. Ang tanong, kaya mo ba? Kaya ba ng mga magulang mo na pag-aralin ka ng doktor? Kaya ba ng utak mo? Tama mo ba? Ayun, mukha lang tayong artista eh. Sabi nga ni Coach Sanz, mukha si Sir Tim yan. Yun nga eh, yun yung masakit eh. Ang pinamana sa atin ng mga magulang natin, puro pag-upuhan lang. Di ba? Eh sakit, ang hirap i-handle yan. Nakakasira ng buhay. Di mo ba? Hirap. Hirap. Yan. Ayun, bakit si One Opti? Pwede namang artista, di ba? Kasi po, si One Opti, kahit anong status mo sa buhay, kahit anong edad mo, kahit anong pinag-aralan mo, pwede ka dito. Walang pinipili si One Opti. Pwede kang yumaman dito. Paniwalaan mo lang yung sarili mo na yayaman ka. Gawin mo lang si Opti ng bukal sa puso mo. Yayaman ka rito. Si Opti, yung may puhunan. Maliit na puhunan, 3,988 lang po. Pero ang kitaan, grabe. Di po ba? Eh ako eh, nag-weekly na ako rito ng ano, ng 28,000. Isang linggo. Di po ba? Yun yung pinakamataas na kinikita ko na. Di po ba? Ngayon, ito po pala yun. Di ba? Ito pala yung negosyo na pinasok ko. Akala ko 3,988 lang, tapos benta-benta, napaka-cheap, di ba? Yung pala, ito pala yung iuwi sa akin. Na sa looban ng 1 taon at 2 buwan, o kung maging 2 taon man yan, makapaglabas ako ng kotse, di ba? Pwede pala, kaya ko pala. Pwede pala na ang isang kagaya ko na tricycle driver makapaglabas ng kotse. Sana. Sana mailabas na ano po. Kasi dalawa kami, pareho kami ng upline ko na magka-tricycle. Ano po, si Rari, si Batman, tricycle driver din po yan. Ginawa lang talaga si Opti, sinagalang. Diba? Eh sa trabaho mo, hindi man po sa mga empleyado, tanin niyo po ha. Sa mga empleyado, gaya ko, 17 years din po ako naging empleyado. Tanin niyo po, 17 years na paulit-ulit kong ginawa yung trabaho ko. 17 years, paulit-ulit, 1 taon, 2 taon, 10 taon, 17 years ako naging empleyado. Ang tanong, pinayaman ka ba ng pagiging empleyado mo? Di po ba? Sino pinapayaman mo? Yung may-ari ng company na pinagtatrabahuan mo. Ginagamit niya yung oras at kakayanan mo para mapa-asenso niya yung buhay niya. Bakit kasi? Tanong niyo po ha. Sabi nila kay One Opti, benta-benta lang yan, benta-benta lang yan. Di ba? Hindi po. Sa pagiging empleyado mo, binibenta mo rin yung oras at kakayanan mo. Di ba? Hindi nyo alam, benta-benta rin pala yan. Kasi binibenta mo yung oras mo. Na dapat, ang ginagawa mo, pinapayaman mo yung sarili mo. Pinapayaman mo yung pamilya mo. Sino pinapayaman mo? Yung may-ari ng company. Ikaw, ang sweldo mo minimum, kumusta ka? Sa halimbawa, sumusweldo ka ng 500, namamasahi ka, kumakain ka, nagmemeryenda ka, yung 500 mo ang natira, 250 na lang. Eh ngayon, magbabaon yung anak mo. Kakain pa kayo. Bayaran sa kuryente. Di ba? Paano natin mababayaran ng ano? Paano natin mababayaran ng internet? Hindi tayo makapagpakabit, di ba? Eh nung nandito ako kay Opti, 2 internet ko. May internet yung computer shop ko, may internet ako sa bahay. Di ba? Ngayon po, sa looban ng 1 taon at 2 buwan, 2 negosyo yung napapatayo ko kay Opti.
mayroon po akong gutuhan sa Maligdan. Sa, dito sa Quezon, dalawang branch na po yung napapatayo kong gutuhan. Ano po? Ito pala, ganito pala kaganda yung negosyo na pinasok ko. Hindi ko alam yung halagang 3,988, pwede pala akong payamanin ito. Ano po? Ngayon, lahat po tayo nang nandito ngayon, di ba? Kaya kayo nag-Opti, nakita nyo ang kagandahan ni Opti. Nakita nyo yung opportunity na pwede palang mabago yung buhay natin. Ano po? Kayo, Opti, pwede mabago talaga yung buhay mo. Ang sabi nga, okay lang kahit dahan-dahan, basta magtuloy-tuloy ka lang, di ba? Pero kung pwede mong bilisan, bilisan mo na. Kasi bakit? Yung mga leader na iba, talagang binibilisan na nila. Eh kung pabagal-bagal ka, paano kung maunahan ka doon sa mga target mo? Kaya ngayon, dapat nasa Opti ka, naniniwala ka na mababagong buhay mo. Huwag ka nang pabagal-bagal. Kung pwedeng bilisan, bilisan mo na. Wow, oh. Si Ma'am Melanie, lagi kong kumakain ng lugaw niyo, coach. Ay, salamat po. Medyo yung aming, ano, hindi namin masyado ma-abiyad yung nandito sa Malikboy kasi yung misis ko ay nandun sa gumaka. Ano po, ang nagbabantay doon yung aming business partner na kuha pa kami ng mababantay. Yun naman, yung natutunan ko kay Opti. Na hindi lang yun ngayon kasi sa isang linggo, pwede akong maglagay ng mas maraming ano doon tao na pwede mag-handle ng negosyo. Ano po? Ayan. Ayan. Bakit kay Opti? Kasi si Opti, pwede pala kahit yung mga magagamas, di ba? Yung mga magmamani sa bukid, pwede pala, di ba? Yung downline ko, si Ma'am, ayan, sila Ma'am Lisa, si Rabel, na napakasipag, naniwala lang sila na pwedeng mabago yung buhay nila kay Opti. Mahal na mahal ko yan, mga downline ko na yan, di ba? Yung mga taga Mulanay, Quezon, ano po? Sila, yung mga tao na napaka-negative. Nung tinok namin, napaka-negative. Ayaw na ayaw. Kasi bakit? Ang mahal daw ni Opti, 350. Eh ngayon, magme-maintenance daw yung tatay niya ng 350. Eh ang mahal-mahal. Nung malaman, makapag-team building, napaka-importante po kasi ng team building, di po ba? Nung makapag-team building sila, doon nagsimula. Ngayon, halos palaki na yung network nila. Meron silang network sa Batangas, gumagalaw. Di ba? Meron silang network sa kabilang bayan, sa Aurora, gumagalaw. Kasi bakit? Ang nakuha po nila doon, mga magme-member ng iPern. Sa iPern, ang kanilang kitaan doon, ang kanilang puhunan, sorry sa taga iPern na, pero ito lang yung realidad ha. Yung sa iPern, ang puhunan daw nila, 60,000 yung magpupuhunan. Ngayong linggo na to, halimbawa, Lunes, tinok namin, dapat sa Biyernes, magme-member na kay iPern, 60,000 yung puhunan. Eh yun, eh, napuntahan nila, nakinig ko ngayon na magme-member kay iPern, nakahanda yung 60,000. Pinasok ko na. Ako na naglatag. Kasi bakit? Bago pa lang po kasi sila. Hindi pa nila alam yung latagan. Ano po? Kaya napaka-importante kung mag-training kayo. Kasi kung may makaharap kayong mga ganyan na networker, malatagan nyo sila. Nung malaman na kayo Opti pala, 27,916 lang yung puhunan, anong sabi ng asawa? Diyan na tayo. Diyan na tayo. Kasi bakit? Yung kanilang 60,000, pwede pala na 14 accounts. Di po ba? Nilatada po sila, pito-pito, lahat pito-pito. Kaya ayun, nag-7 heads kahap nung isang araw lang. Susunod ulit, mga 7 heads sila. Di po ba? Yun ang kagandahan kung nag-training ka. Kasi bakit? May sandata ka. Kung sakali na makasumpong ka ng ganyan, hindi mo na kailangan si upline. Agad-agad, ikaw, kaya mong maglatag. Kasi bakit? Negosyo mo yan. Kung aantay mo pa si upline, halimbawa, sa isang araw pa i-schedule sa'yo, eh paano kung makapunta na yung taga-iPern? Na pagme-memberin sila. Di ba? Wala na. Makukuha na yun nun. Di ba? Ang kagandahan sa nag-training po, dapat talaga masterin nyo yung basic. OBP. Ngayon, kung ikaw, puro OBP, marami ka ng member, kailangan mo mag-level up. Kailangan mo mag-level up. Hindi lang puro OBP. Dapat matuto ka mag-undo. Kaya ngayon, kung may grupo na kayo, utay-utay, pag-aralan nyo mag-ondo. Ano po? Ano ba yung ondo? Opti New Dealer Orientation. Ano po? Kagaya po ng ginagawa ko ngayon. Ha? Dapat mag-level up ka. Hindi puro OBP lang. Dadami member mo sa OBP? Oo.
training ka, pero dapat mag-level up ka, matuto ka mag-undo. Ano po, napakaganda. Kasi bakit? Kahit hindi ka networker sa undo, pag nakinig ka ng mga ganitong training, makaka-relate ka eh. Di ba? Yun. Gaya ko, isang tricycle driver, nag-training lang, nag-training, ngayon na-duplicate, may mga member ako sa ilalim, may mga core leader ako sa ilalim ko, na yung mga core leader na yun, nakakuha na rin ng mga member nila, di po ba? Kailangan malaman nyo yun, dalawang bangga, yung isang bangga, tatlong bangga, ano ba yung kaw-importante yan, naka-seven heads, di ba? Ngayon, kung ikaw, halimbawa, na member ka ni Opti ngayon, ngayon, may isang account ka, naniwala ka kay Opti na mamabago mo yung buhay mo. Naniwala ka kay Opti na mababago mo yung buhay mo. Isang account ka lang. May susi ka. May isa ka ng susi, di ba? I-pull mo na. Ipito mo na. Mag-seven heads ka na. Kasi dun sa isang susi, di ba? Mayayaman ka. Eh kung nakapito ka, mas mabilis yung pagyaman mo, pagkuha mo ng pangarap mo. Ano po? Kung ito halimbawa yung pangarap mo, ito. Parang pagulang, ano? Kotse. Kung halimbawa, ito yung pangarap mo. Yan. House and lot. Car, kotse. At savings. Paano mo ngayon kukuhain yan? Di ba? Ito bang mga pangarap mo na to ay lalapit sa'yo? Lalapitan ka ba nito mga pangarap mo na to? Pwede ba na pag ginusto mo yung bahay at lupa, makukuha natin? Iba hindi? Ngayon, pwede ba na halimbawa, hawakan mo lang to, ipikit mo lang yung mata mo, makukuha mo na? Di ba hindi? Ano po yung point ko? Ang pangarap, wala pong pakiramdam yan. Na kahit nahihirapan ka na, na kahit umiyak ka, kahit maulanan, mainitan ka, magutom ka, hindi ka lalapitan ng pangarap mo. Kasi bakit? Walang pakiramdam yan, wala yung pakialam sa'yo. Di po ba? Eh sana kung pwedeng lumapit yan, marami nang yumaman, marami na nakuha yung pangarap eh. Hindi eh. Diba? Sinong kukuha ng pangarap mo? Ikaw. Walang kukuha ng pangarap mo. Kundi ikaw. Kaya dapat ngayon pa lang, umpisahan mo, paniwalaan mo ang sarili mo. Maniwala ka na kaya mong kunin yung mga pangarap mo. Lalo nandito ka kay Opti. Paniwalaan mo ang sarili mo. Paniwalaan mo ang ating Panginoon. Napaka-powerful ang ating Panginoon. Paniwalaan mo na kaya mong kuhain to at ibibigay sa'yo ni Lord to. Gawin mo lang. Mag-training ka. Kung hindi mo alam kung paano kukuhain, mag-training ka. Kung hindi mo alam, magpayaman. Kailangan mo ng tao na magpo-coach sa'yo. Di ba? Yan. Si pangarap, kahit maglupagi ka sa harapan yan, hindi yan lalapit sa'yo. Kaya dapat simulan mo yung pagkuha ng pangarap mo. Aksyon at pagpaplano ang kailangan mo. Kaalaman, tamang kaalaman. Dapat may vision ka. Lalo na kay Opti ka. Isipin mo yung mangyayari sa'yo kay Opti. Kung ngayon humahataw ka, iisang buwan ka pa lang. Yung mga member ko na yan, yan sila si Raben, wala pa yata isang buwan, di ba? Ilan na yung downline mo? Paano kung magtuloy-tuloy ka pa? Di ba? Ituloy-tuloy mo si Opti isang taon.
Gaya ko, mag-isang taon, maglalabas ako ng sasakyan, di ba? Andun kanina, nasa Mitsubishi kami. Pwede pala, na isang tricycle driver, makakuha ng kotse kay Opti. Di ba? E pa paano, kung yung downline namin na isang magagamas, magkakotse, di ba? Sabog. Di ba? E pumayout sila, sabi nila, isang linggo sir, nagnanimot kami ng money. Magkano kinita namin? 500. Eh kay Opti, nagbenta kami. Yung isang araw, kumita kami ng 1.5. Di ba? Ganun po kaganda si Opti. Benta-benta pa lang yan. Bukod pa yung payout nila na 4,000 to weekly. Na ngayon, may pumasok na naman sa account nila na nasa 6,000. Grabe. Hindi pala 6,000, nasa 8,000 yata eh. Di ba? Kailangan mo lang baguhin yung sarili mo. Yung 20 years ka nang nagagamas, wala pang nangyayari sa sarili mo, mag-isip-isip ka, di ba? Pwede pala na yung isang magagamas, pwede magkaroon ng resulta kay Opti. Kasi bakit? Ako nga, isang mag-tricycle, di ba? Ngayon, nasa 1,200 account sa ilalim ko. Ilan yung mga leader ko? May kakayanan pala ako na magturo. Hindi lang pala ako tawag ng pasahero. Oo, dito, Rosario, Palengke, Bayan, di ba? Kaya ko palang magturo. Kaya ko palang mag-coach. Isa pa. Ako po ha. Huwag na huwag kayong hihingi ng payo sa mga magulang nyo. Ano yung mga magulang natin? Hindi po, realidad lang po ito ha. Baka sabihin nyo naman, si coach naman. Halimbawa, yung mga magulang mo, tumanda na hindi na gawang magpayaman. Ano po ha? Tapos ikaw, gusto mo magpayaman, hihingi ka ng payo sa nanay mo at tatay mo, sa mga magulang mo. Ay sila nga, hindi nga nila nagawa magpayaman. Tapos ikaw, hihingi ng payo. Anong ipapayo nila sa'yo? Diba? Hindi man sa pag-ano, diba ba? Yung tatay ko, isang empleyado na sa post office, diba? Ngayon, delay-delay ang sweldo ng tatay ko nung panahon na yon. Ang tapos, hirap buhay namin. Ngayon, gusto pa ng tatay ko na ipamana sa akin yung pagiging ano niya, empleyado niya sa post office nung panahon na yon. Diba? Mag-aral daw ako, mag 72 units ako para makapasok ako, mapalit niya ako, di po ba? Eh nakita ko yung buhay namin noon eh. Hirap nga, di ba? Delay-delay ang sweldo sa gobyerno. Paano lang naging maayos yung buhay namin nung yung nanay ko magtayo ng tindahan, mangutang? Ano po? Huwag na huwag kayong hihingi ng payo sa mga magulang nyo kung hindi nila nagawa mong payaman. Bakit? Kasi wala silang ibibigay na payo. Hindi nila alam. Tama po ba? Wala naman po ma-open sana. Ano po? Eh sila nga eh. Tumanda. Hindi nila nagawa magpayaman. Magpayo pa kaya. Ano po? Ang kailangan lang natin, baguhin yung mindset natin. Kailangan natin ng tao, di ba? Na magko-coach sa atin, mag-guide sa atin. Sino ba yun? Yung mga apply natin. Mga mentor natin. Gaya yan. Sina Coach Steve. Sina Sir Hans. Sila yung may mga resulta. Di ba? Sir Hans, hindi yan tumitigil ng kakabato ng kaalaman sa atin. Di ba? Kasi bakit? Gusto niya na ang bawat isa sa ating mga dragon, na ang bawat isang mga optimian, magkaroon ng resulta. Tinuturo na nga po ng mga coaches. Tinuturo na namin kung paano ang gagawin. Halos isubo na namin sa mga downline namin. Isubo namin sa inyo. Di ba? Para lang makuha natin at magka-resulta tayo pare-pareho. Diba? Sundan lang natin. Kopyahin lang natin. Gawin lang natin yung ginagawa nila. Ano po? Gawin lang natin yung ginagawa ng mga taong may resulta. Sigurado po magkaka-resulta tayo. Kung mahirap man ang buhay mo ngayon, hindi ibig sabihin yan ay yung buhay na nararapat sa'yo. Hanggat may lakas ka, hanggat may isip ka, hanggat kaya mong kumilos, kaya mong hatawin, kumataw ka. Nandito ka kay Opti, gawin mo. Gawin mo, baguhin ang buhay mo. Hindi yan yung buhay na dapat ay nandyan ka lang. Kay Opti, pwede pang mabago yung buhay mo. Hindi po ba? Paniwalaan mo lang ang sarili mo.
maniwala ka sa upline mo, maniwala ka sa downline mo. Eh, yung downline mo, di ba, pinamember mo. Ngayon, hindi mo pinaniniwalaan yung kakayanan ng downline mo, di ba? Paniwalaan mo na kaya ng downline mo. Iyon po. Oras na. Sa lahat po ng nandito ngayong gabi, sana lang po ay may natutunan kayong aral. Ano po? Ayun, gaya ko, ako po, nung unang Saba ko sa negosyong ito, halos abutan po ako lagi ng ulan, ng init. Sa gabi, pag-uwi ko, galing akong Laguna, habang binubuo ko yung grupo ko doon, alam niyo po, naiiyak ako sa sarili, naiiyak ako kasi bakit? Halos inaabot ako, nakamotor lang po ako, gamit ko yung Inmax ko, tumutulo na halos yung luha ko. Kasi yung sobrang init sa umaga, pupunta ako doon, pagbalik ko ng gabi, sobrang ulan. Pagdating ko sa bahay, binaha na pala yung bahay namin. Ano po, yung mga anak ko talaga, nandun na sa kalapit bahay namin. Ano po, kaya talaga ako nagsusumikap na magkaroon at mabago yung buhay dito kayo. Kasi bakit? Napakahirap po ng buhay namin. Ang anak ko lima. Puro babae. Ano po? Eh, hindi ko alam kung paano ko sila pag-aaralin pag magka-college na. Ngayon, nandito po ako kay Opti. Yung panganay ko, napapaaral ko na. Siya ngayon, nagka-college. Ang kinukuha niyang courses, psychology. Sa Lucena, sa Kalayan University. Ano po? Hindi ko akalain na kaya ko pala magpa-aral doon. Ang kanyang tuition parang 40,000. Diba? Paano kung hindi ako nag-opti? Paano kung mag-tricycle pa rin ako? Sa tingin niyo po ba mapapag-aral ko yung anak ko na ang tuition ay 40,000? Tapos ang anak ko ay 5. Diba? 40,000 ang tuition ng anak ko. Ngayon, may binabayaran akong dalawang internet, dalawang linya. Bakit? Kasi yung tindahan meron. Tapos sa bahay, kailangan ng mga anak ko ng online, sa online class, di ba? Hindi ko alam kung paano ko binabayaran lahat yan. Yan ay pinuprovide lahat ni Opti. Pambayad ko dyan. Ngayon, nagkapagtayo ako ng negosyo dahil kay Opti, nakakatulong sa pang-araw-araw naming gastusin. Ano po? Yan po yung ano, yung pinaparating ko na napakaganda talaga. Nakita nyo po ba si Coach Sans? Nakita nyo na si Sir Gam? Ng top apply ng Spartan, di ba? Grabe yung naging resulta nila. Grabe yung mag-check ka ng ano, ng 100,000, 200,000, di ba? Paano kung mag-payout ka na kagaya ng Kaiser Gab? 600,000 weekly. Kumusta ka? Di ba? Ginawa lang nila yun, 3 taon. Kaya ito lagi yung isipin po ninyo, isipin po natin na magtuloy-tuloy tayo, gawin lang natin ang 3 taon si Opti. Nandyan ka na, hinukay mo na, di ba? Magtuloy-tuloy ka na. Alam niyo po, nung ako, medyo nakaramdam ako ng panghihina kay Opti noon dito sa negosyo na to. Kumikita na po ako noon, nag-payout ako ng 20,000 weekly. Ngayon, dire-diretso na dire-diretso. Hindi ko alam kung saan ang napupunta yung kinikita ko. Hanggang sa napapansin ko lang na hindi ako nakakaipon, nauubos sa mga hataw ko. Ano po? Ilang linggo na hindi ako kumita, nanghina ako, nagpahinga ako. Na anong kinailangan kong gawin? Sabi ko nga po, kailangan ko mag-training uli. Kailangan kong lumapit sa upline ko. Yung upline ko, Sir Aris, talaga, kinukulit ako niyan lagi. Lagi akong pinupuntahan yan. Akala ko, ayaw na ako kay Opti. Akala ko, magtitinda na lang ako ng guto. Yung gutohan ko na itayo ko, akala ko yun na. Ngayon, alam niyo po, inakit pa nila ako tapos mag-team building. Nung napasama ulit ako sa team building, muli nabuhayan ako ng loob. Ano po, nabuhayan ulit ako ng dugo. Ngayon, bumakbak ulit ako. Pagbakbak ko, ayun, bumalik utay-utay yung payout ko. Nag-8,000, nag-7,000. Tapos ngayon, nag-15,000 na ulit ako. Tapos itong huling check ko, nasa 19,000. Ano po?
yun yung nagagawa. Yun po yung nagagawa ng training. Kaya kailangan, pagka napapagod ka na, pagpahinga ka lang. Pahinga ka lang, huwag kang titigil. At pag muli, na-motivate ka, bumalik yung gigil mo, katawin mo. Ayan, nakikita ko yung mga downline ko na nangihina. Ayan yan, yung mga leader ko na team ng agdangan, ng liliw, kailangan nyo lang talaga panghawakan kung ano yung dating pinaniwalaan nyo. Paniwalaan nyo na mababago yung buhay nyo kay Opti. Di ba? Kung kailangan nyo na ang suporta ni Upline, kung kailangan nyo uli na i-motivate kayo ni Upline, lumapit po kayo. Huwag kayo mahiya, lumapit kay Upline. Ayan, ikaw, nangihina ka na. Ikaw yung pinakang Upline dyan, halimbawa sa bayan na yan. Ikaw yung pinakang nauna. Nangihina ka. Lumapit ka pa sa downline mo na nangihina rin. Diba? Ano yung magiging resulta? Sigurado pareho kayong dalawa titigil na lang. Diba? Kaya kung ikaw yung leader dyan, halimbawa po, ikaw yung leader dyan, kung nangihina ka, huwag po kayong mahiya na lumapit ka i-Upline. Lagi pong nandyan si Upline para sumuporta. Ano po? Ngayon, payo ko po sa inyo. Ngayong gabi, halimbawa, gawin nyo, para po sa lahat, tingnan mo lang sila, saan mo, mga anak mo, asawa mo, tapos ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Tanungin mo yung sarili mo kung deserve ba nila yung buhay na meron kayo ngayon. Deserve ba ng asawa ko, ng anak ko, ng bibig ko? Pagmasdan niyo po sila habang natutulog sila. Hindi deserve ng asawa mo na maghirap. Hindi deserve ng mga anak mo na maghirap. Bumuo ka ng pamilya, ayan. Bumuo ka ng pamilya, dapat ipadama mo sa kanila yung ginawa. Di ba? Yun po, tama. Hindi mo kailangan ng goal set. Ngayon, kung halimbawa, ikaw mahilig ka magpa-goal set kay Upline, tinitingnan mo yung kita ni Upline. Eh si Upline naman, kumikita ng 150,000 weekly, di ba? Upline, pag-goal naman. Di ba? Huwag mong ganon. Huwag mong tingnan yung kita ng Upline mo. Kasi bakit? Balang araw, magiging Upline ka rin. Di ba? Si Upline, hindi natin alam kung ano yung hirap pag sumikap na dinanas nila bago nila nakuha yung payout na ganun. Ano po? Hindi mo kailangan ng mga motivational. Hindi mo kailangan ng motivation ng iba. Tumingin ka lang. Tingnan mo lang yung bahay mo. Tingnan mo yung paligid mo. Tingnan mo yung pamilya mo. Dapat unang-una, pagpasok mo pa lang ng bahay mo, lalo na yung mga walang sariling bahay, yung mga umuupa lang ngayon, nakikisulok sa kanilang mga biyanan, nakikisulok sa mga magulang, dapat mamotivate ka. Kasi bakit? Unang-una, wala kang sariling bahay. Dapat doon pa lang, mamotivate ka na. Di ba? Pagsubikapan mo, mag-aral ka, kumilos ka, magplano ka. Ano po? Ngayon, gising pa ba? Gising pa po ba kayo? Para mga tulog na, type 1 naman, type 2. Type 2 naman po dyan at mamumukhang wala na ako nakikita gising eh. Puro tulog na yata. Yun, may gising pala. Hello Ate Babes, gising pala yung aming ano, yung aming upload. Ang 01 ang gumawa. Ang napakabait, napakagandang Mega Center owner, Ate Baby Linda Enriquez.
Yun. Magising pa. Ano po? Ayan. Ano bang dapat gawin? Pag nanghihina ka. Pag nanghihina ka, yun nga po, sabi ko sa inyo, huwag kayong lalapit sa downline nyo. Kasi bakit? Iisipin ni downline na, eh, si upline nga nanghihina, eh, ako pa kaya. Diba? Eh, paano kung paglapit mo kay downline, na-reject pala yan tatlong beses na dapat gustong lumapit sa'yo? Diba? Huwag po tayo kay downline lumapit. Andiya po si upline. Kung wala si upline, yung isang upline, stop upline, ano po? Hindi po kayo pahihindihan ng mga uplines. Ano po? Andiyan po ang mga uplines para sumuporta sa inyo. Yan. Huwag nating isipin na si upline kakompetensya natin sa mga downline natin. Una po namin, lagi namin pinapayo dito, huwag niyong bakuran yung mga downline nyo. Huwag niyong isipin na yung downline nyo, sinusulot ni upline nyo. Hindi po yan susulutin kasi dati, una ng downline nyo na yan eh, di ba? Hindi na yan susulutin ni upline. Magpasalamat kayo kung yung mga downline ninyo, yung mga tao sa ibaba ninyo, minomotivate ni upline, binababaan. Di po ba? Pasalamat po kayo kasi tinutulungan kayo ni upline. Ano po? Hindi yan susulutin ni upline kasi hindi na niya masusulot yan kasi nasa inyo na yan. Di ba? Ang gusto lang ni upline, turuan kayo, turuan yon para turuan yung mga downline ninyo para mas mabilis yung paglago ng network nyo pare-pareho. Ano po? Ayan, hello, Sir Aris. Sir Aris, para may sasabihin ka. Ha, saglit lang po. Inom lang po ako, ha. Saglit lang po. Walang one minute. Inom lang po ako. Medyo na ano eh. Hello po. Hello po. Medyo ang aking dalhin ko ay umano lang po, uminom po. Ito kayo over lang po. Yun po, madami po ba kayo natutunan kay Sir Marlon? Type na sa 1. Kung madami po kayo natutunan. At baka makadagdag po. Ano po? Yes po! Yun, power. Sabihin na. Hello po, sa inyo po. Medyo nawawala din po ako sa sarili. At medyo pagod po. Saglit lang po at nasakit po yung lalamunan eh ng ating speaker. Ito na po. Ayun. Salamat, upline. Pogi. Pogi po ba yung upline ko? Pogi. Pogi, pogi. Optimum morning din, mamana rin. Ayun po, atuloy po tayo. Ano po? Ako po yung minom lang. Medyo natutuyan ako ng ano eh. Wala yung boses. Ano po? Ayan. Paano ko po ba? Paano po ba yung isang tricycle driver ngayon ay movers na? Ano po? Paano ba yung isang tricycle driver ngayon ipapasok ng M-Club? Ano po? Paano ko ba ginawa yon? Yun po, sinunod ko lang yung mga payo ng upline ko. Sinunod ko lang kung ano yung mga tinuturo ng mga mentor, mga coaches natin sa training. Ano po? Wala pong masamang sumunod kung maganda naman ang at alam natin ang magiging resulta. Ano po? Hindi masamang sumunod kung alam mo naman na ang magiging resulta mo ay maganda. Ngayon, ang tanong. Kung ikaw ba halimbawa, gusto mong mabago ang buhay? Gusto mong masenso? Hindi mo naman binabago yung buhay mo, di ba? Kung ang lagi nasa paligid mo, yung mga tropa mo na magiinom, at lagi mo kasama, yung mga tropa mo pa rin magiinom, patingin mo mababago yung buhay mo? Di ba hindi? Kung ang kasama mo magiinom, sigurado magiinom ka rin. Di ba? Kung ang kasama mo mga tismosa, nakapit bahay mo, sigurado tismosa ka rin.
Ikaw nangangarap mabago yung buhay, sinasamahan mo yung mga tambay na walang pangarap, sigurado, yung pangarap mong mabagong buhay, pangarap lang yan. Ano po? Ngayon, kung gusto mo mabago yung buhay mo, sumama ka doon sa mga tao na may mga pangarap din sa buhay. Sumama ka doon sa mga tao na may mga resulta na. Ang totoong tao na successful, ang totoong tao na nakuha na yung mga pangarap, yung mga successful, sigurado, hindi madamot magturo yan. Ngayon, kung sa pamilya nyo, mula dun sa lola mo, sa nanay tatay mo, sa mga kapatid mo, sa'yo, lahat kayo, dugsong-dugsong na. Ang tawag nga, kumbaga, kadena ng kahirapan. Yan, yung kahirapan na yan, parang kadena yan. Ano po? Nakita niyo po ba? Yan, kadena. Dugsong-dugsong yan. Mula dun sa niluno mo, hanggang sa kaapu-apuhan mo, sigurado, pag hindi, pag walang isang magbabago, pag walang isang puputol ng kahirapan na yan, hindi mababago yan. Di ba? Mahirap-hirap na nung ninuno mo. Yung lola ng lola mo. Yung lola mo. Yung nanay mo. Yung mga tiyuhin mo. Mga kapatid mo, ikaw. Kaya kung ikaw, halimbawa, ngayon nasa training ka, nakita mo to. Nasa Opti ka. Huwag ka na pumayag na yung magiging anak mo at yung magiging apo mo, maging mahirap pa rin. Diba? Mula sa iyo, dapat ngayon. Dapat mula ngayon, sa araw na to, magaling ka na sa kahirapan. Ayawan mo na ang kahirapan. Diba? Pag hindi mo inayawan yan, at minahal mo pa rin yan, nag-i-enjoy ka pa rin sa pagiging mahirap mo, sigurado, mamanahin pa yan ng mga apo mo. Diba? Ngayon, nalaman mo na pwede palang mabago yung buhay mo dito kay Opti. Ikaw na. Ikaw na yung pumutol. Ikaw na yung gumupit ng sumpa ng kahirapan ng pamilya nyo. Diba ba? Para hindi na yan manahin ng mga anak mo. Hindi na manahin ang mga apo mo. Dito pa lang sa'yo, putulin mo na. Nakayukti ka, nakita mo na pwede mabago yung buhay mo. Hatawin mo. Nakayukti ka, nakita mo na pwede mabago yung buhay mo. Pahina-hina ka pa. Yung isip mo, tinatalo pa rin ang mga negativity. Diba? Tanggalin mo yung negativity. Tanggalin niyo po yan, mga ma'am sir. Maniwala kayo. Pababago yung buhay nyo rito kay Opti. Oo, mahirap. Diba? Mahirap gawin. Mahirap kasi bakit? Ano ba yung kinukuha mo? Ang kinukuha mo ay pagpapayaman. Diba? Gusto mong maging mayaman, ayaw mo maghirap. Wala pong easy money. Diba? Mahirap magpayaman. Ang tanong ko, ang pagiging mahirap ba, hindi mahirap? Diba? Kung mahirap, maging mahirap. Sigurado po, mahirap din ang magpayaman. Kaya lang, mamimili ka. Mahirap, mananatili kang mahirap. O, mahihirapan ka na alam mo, papunta ka sa pagyaman. Tama po ba? Mahirap, maging mahirap. Ang pipiliin mo, mananatili ka bang mahirap? O mahihirapan ka ngayon? Dahil gusto mong abutin yung pagpapayaman. Type mo naman dyan kung nagustuhan nyo. Type mo naman, mga ma'am sir. Wala yata nagtatype on para mga tulog na, no?
power. Ayan. Ang hirap, maging mahirap ngayon, di ba? Gusto mo mangarap na mag, ano, nakamagandang buhay. Pinaghihirapan yan. Hindi yan nakukuha na napaka, sa napakadaling paraan. Wow, 1-1-1-1-1. Power. Power ang leader ng ano, katanawan. Kaya po ngayon, una kayo Opti kayo, kung member kayo ni Opti, at hindi pa kayo nagti-team building mga ma'am sir, mag-team building po kayo. Ang team building po natin, meron po tayong entry na 1,000 P. Ano po, huwag niyong isipin na yung 1,000 na yon, eh makakaano sa inyo? Kawalan, di ba? Kasi 1,000. Ngayon, yung 1,000 na yon, kung mag-team building kayo, napakarami ng kaalaman na ibabalik sa inyo. Ayun, kaya ngayon, kung ikaw, halimbawa, ikaw, upline, hindi ka pa nag-team building, ang dami mo ng member, mag-team building ka. Para malaman mo kung ano yung kahalagahan ng team building. Sa team building, napakadami mong mapupulot. Sulit, sabi ko po sa inyo, pag natapos yung team building, sasabihin ko po sa inyo, baka ulit-ulitin ninyo, magbayad kayo, magbayad, okay lang, kahit magbayad kayo ng 1K. Yun nga po, di ba? Sabi po niya, no? Si Constant Vito, si Sir Tim, yun. Hindi mo kasalanan na maging mahirap. Di ba? Kasi pinanganak kang mahirap eh. Wala naman tayong choice, di ba? Hindi tayo makakapamili na magiging magulang natin. Ngayon, kasalanan mo na kung mamatay ka pang mahirap. Bakit? Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng lakas. Binigyan tayo ng Panginoon ng talino para makita kung paano bagawin at baguhin ang buhay natin. Di ba? Kasalanan mo na kung mamatay kang mahirap. Hindi mo kasalanan na ipanganak kang mahirap. Ano po? Ngayon, kung tutok na tutok kayo sa screen at tayo pala ipatapos na at lumalao na ang gabi, ano po? Eh, isang ngiti naman dyan. Power po ba? Yes. Yan. Opo, yan. Ayan. Para po sa mga ano, ang kahirapan ay hanggan. Ayan, ano po. Para lang po sa kaalaman na lahat, tayo po, ang training po natin na ay tatapusin ko na rin. Ano po? Siguro magkita-kita na lang po tayo sa team building. November 6 at 7 po. Ano? November 6, 7, team building dyan po sa Montalban, Rizal. Ano po? Nandyan po kami. Bababa po dyan ang Team Quezon Dragon. Ano po? Para sumuporta. Ano po? Yan po ay andyan din po ang ating pinulong Dragon. Alos ngayon po sa team building kasi ay mag parang magko-combine-combine po ang mga leader. Ano po? Para bawat grupo, halimbawa kung grupo ka ng eh, mga legendary, sila sir, Jim G. Ayan, sila sir. Sila na yung mag-team building sa lugar nila. Gaya po namin sa Quezon, kami na po yung nagpa-facilitate. Ano po? Tapos halimbawa, mayroon kayong team dyan gaya kila Sir Advin. Ano po? Ayan. Sila na po yung kila Ma'am Lourdes. Ayan. Kila Ma'am Lourdes. Ayan. Sila na po yung mga magpapa-team building. Ano po? At mag-train para edition po. Yun, team building, NCR edition po. Yan, sabi po ni Ma'am Solid. Ano po? Ayan. Yun po ay November 6. Ngayon, wag niyo pong isipin yung bayad sa one, ano, na 1,000 sa team building. Yun po ay napaka, ano, laging tinuturo ng ating pinunong Dragon ni Sir Hans, sa ating training director, na yung team building, napakaganda. Ano po? Eh, tinuturo na nga nung successful na tao eh, na yun ang dapat mong gawin, bakit hindi mo sundin, di ba? Eh ako, sumunod din lang naman, di ba? Ang kasunod na nito, pagiging successful na. Pag nakuha ko na yung M-Club, sigurado, M-Club, dire-diretso na yan. Kasi bakit? Mas marami na yung leader na nasa ilalim ko eh. Ayan, no? Ganas yan ni Ma'am Babes ng, ano, ng Gumaka, Mega Center, at saka ni Sir Tim, yung mga M-Club, din na Ma'am Lords, di ba?
Sila po kasi yung mga bagong pasok ng millionaires. Ano po? Ayan. At maraming salamat po. Tayo po ay nagtatapos na ngayong gabi. Pero kung gusto niyo pa po, may pa-open akong bago dito. Yung ating ano, papasok na Icon Club din. Kapapasok lang nga pala ng Icon Club ng ating upline na si Ma'am Jocelyn Nava. Ano po? Ngayon ay hahabol daw yung kanyang ano, kanyang asawa, ang aming coach na si Sir Henry. Ano po? Malapit na rin. Target na niya maging Icon. Ano po? Malapit na, 3 million na lang pa yung pala yung habulin ni Sir ano, Sir Henry. Kaya na 'yan. Ano po? Ayan, maraming salamat po sa ating lahat at magandang Opti morning po sa lahat. Sana po marami kayong natutunan. Ano po? Pagpasensyahan niyo na yung nakayanan ni coach ngayong gabi. Yes, maraming salamat Coach Marlon. Ako, lupit mo talaga. Parang salamat. Hindi tricycle driver eh. Ang lupit! Maraming salamat, coach. Power na power! Congrats! Congrats! Coach Marlon! See you in our team building on 6 and 7. Yun! Thank you, it's already prepared. Thank you po, sir. Salamat. Thank you, sir. Waiting. Ay, yes, eh.